Matthew chapter 3. Ang preaching ni John the Baptist. Verse 1. Nung time na yon, dumating si John the Baptist at nagsimulang mag-preach sa desert ng Judea. Verse 2. Sabi niya, "Magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan niyo, kasi malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Verse 3. Si John yung tinutukoy ni Prophet Isaiah nang sinabi niya, "May isang tao na sumisigaw sa desert, ihanda niyo ang daan ng Panginoon, ituwid niyo ang dadaanan niya." Verse 4. Gawa sa balahibo ng camel ang damit ni John at sa balat naman ng hayop ang belt niya. Insektong locust at wild honey ang pagkain niya. Pinupuntahan siya ng mga tao galing sa Jerusalem, sa buong Judea at sa mga bayan sa paligid ng Jordan River. Verse 6. Inamin nila ang mga kasalanan nila at binaptay sila ni John sa Jordan. Verse 7. Nang makita niyang maraming lumalapit na mga Pharisees at Sadducees para magpabaptize, sinabi niya sa kanila, "Mga ahas kayo, akala niyo ba matatakasan niyo ang pagdating na parusa ng Diyos?" Verse 8. Patunayan niyo muna na nagsisisi talaga kayo. Verse 9. Huwag niyong isipin na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos pag sinabi niyong, "Ancestor namin si Abraham." Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Verse 10. Ngayon pa lang nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 11. Binabaptize ko kayo sa tubig. Patunay niyong pagsisisi at pagtalikod niyo sa kasalanan. Pero, may dadating na mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. Di ko nga deserve na dalhin ang sandals niya. Ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. Verse 12. Hawak niya ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Igagather niya sa bodega ang wet o trigo para susunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. Ang baptism ni Jesus. Verse 13. Dumating si Jesus galing sa Galilee para magpabaptize kay John sa Jordan River. Verse 14. Pero sinubukan siyang pigilan ni John. Sabi niya, "Bakit po kayo lumapit sa akin? Dapat nga po ako ang magbabaptize sa inyo." Verse 15. Pero sumagot si Jesus, "Hayaan muna nating mangyari ito sa ngayon, kasi ito ang dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos." So, pumayag si John. Nung nabaptize na si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapate at dumapo sa kanya. Verse 17. At isang boses ang narinig galing sa langit, "Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin."